kaligtasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaintasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Umamin ang daigdigan lahat ng naroroon. Umawin ang sangkatauhan, purihin ng Panginoon. Papuri sa kaintasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat o papuri. Sa kaintasan, siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabakagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang langit at lupa ay iyong pinamamakalaan. Dinggin mo ang paglukob ng iyong sambayanan at pagkalooban mo kami ng kapayapaan araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, pagdating kay Saul, sinabi ni David, "Di po tayo dapat masiraan ng loob dahil lang sa Pilisteyong yon. Ako ang lalaban sa kanya." Sinabi ni Saul, "Hindi mo kaya ang Pilisteyong yon. May gatas ka pa sa labi." Samantalang siya ay isang kilabot na mandirigma. Idinugtong pa ni David, "Ang Diyos na nagligtas sa akin sa kuko ng mga leyon
at na mga oso ay siya ring magliligtas sa akin sa Pilisteyong iyon. Kaya't sinabi ni Saul, kung gayon, labanan mo siya at patnubayan kanawa ng Panginoon. Pagkatapos, dinampot niya ang kanyang tungkod. Namulot siya ng 5 makikinis na bato sa sapa. Isinilid sa kanyang supot na pampastol at lumakad upang harapin si Goliath. Si Goliath naman ay lumakad ding papalapit kay David. Sa hulihan ng tagadala ng kanya mga sandata, nang makita niyang si David ay musmos, hinamak niya ito at pakutyang tinanong, anong akala mo? Aso ba ang lalabanan mo at tungkod lang ang dala mo? At si David ay sinumpa ni Goliath sa ngalan ng kanyang Diyos. Sinabi pa niya, halika nga rito't nang maipakain kita sa mga ibon at mga hayop. Sumagot si David, ang dala mo'y tabak, sibat at balaraw, ngunit lalabanan kita sa ngalan ng Panginoon, ang makapangyarihang Diyos ng Israel na iyong hinahamak. Ibibigay kanya sa akin ngayon. Pupugutin ko ang ulo mo at ipapakain kita sa mga ibon at sa mga hayop, pati ang iyong mga kasamahan. Sa gayon, malalaman ng daigdig na ang Diyos ng Israel ay buhay at makikita ng lahat na naririto na makapagliligtas ang Panginoon kahit walang tabak at sibat. Siya ay makapangyarihan at ipalulupig niya kayo sa amin. Magpatuloy ng paglapit si Goliath. Patakbo siyang sinalubong ni David habang dumudukot ng bato sa kanyang supot. Tinirador niya si Goliath at tinamaan ito sa noo. Bumaon ang bato at si Goliath ay padapang bumagsak. Natalo ni David si Goliath sa pamamagitan nga ng tirador. Napatay niya ito bagamat wala siyang tabak at patakbong lumapit si David. Tumayo sa likod ni Goliath, binunot ang tabak nito at pinugutan ng ulo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Purihin ang puon na aking sanggalang. Sa pakikibaka ako ay sinanay. Inihanda ako upang makilaban. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Matibay kong muog at tagapagligtas, at aking tahanang hindi matitinag. Tagapagligtas kong pinagtitiwalaan, nilulupig niya ang sakop kong bayan. Ang puon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. O Diyos, may awitin akong bagong bago, alpay tugtugin at aawit ako. Tagumpay ng hari ay iyong kaloob, at iniligtas mo si David mong lingkod. Ang poon ay papurihan, siya ang aking sanggalang. Ipinangaral ni Jesus
ang pag-ari ng Diyos. Sakit ay kanyang ginamot. Inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at naratnan niya roon ang isang lalaki na patay ang isang kamay. Kaya binantayan si Jesus ng ilang taong naroon upang tingnan kung pagagalingin niya ang lalaki ayon ang lalaking iyon sa araw ng pamamahinga para may maiparatang sila sa kanya. Tinawag ni Jesus ang lalaking patay ang kamay. Halika rito sa unahan. Tinanong niya pagkatapos ang mga tao, alin ba ang ayon sa kautusan? Ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Magligtas ng buhay o pumatay? Ngunit hindi sila sumagot habang tinitingnan ni Jesus ang mga taong nasa paligid niya. Galit at lungkot ang nabadha sa kanyang mukha dahil sa katigasan ng kanilang ulo. Bumaling siya sa lalaki at sinabi, iunat mo ang iyong kamay. Iniunat naman ng lalaki ang kanyang kamay at ito ay gumaling. Umalis ang mga Pariseo at nakipagsabwatan sa mga kampon ni Herodes upang ipapatay si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mga Hudyo, sa araw ng pamamahinga, ang tungkulin ng mga Hudyo, sumamba at magpahinga.
sa ating Panginoong Jesus sa araw ng pamamahinga. Ang tungkulin natin, sumamba, magpahinga, at magkawanggawa. Napaka-importante sa araw ng pamamahinga ang kawanggawa. Kaya sa atin mga Kristiyano, mga Katoliko, pagdating ng Linggo, yan ang ating araw ng pamamahinga bilang mga Kristiyano. Ang tungkulin natin, sumamba sa Panginoon, magpahinga, huwag gumawa ng mabigat na gawain, at lagi tayong nagkakawanggawa. Huwag natin kalimutan ang pagkakawanggawa, ang pagtulong sa mga nangangailangan sa araw ng Linggo. Pinalaya tayo ni Kristo sa mapanirang kapangyarihan ng kasamaan at kasalanan. Upang maging malaya tayo na makibahagi sa pagpapahayag ng mabuting balita. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway makatagpo ng pamamaraan na mapalaya ang sinuman sa anumang hadlang upang ipahayag ang Ebanghelyo, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa nagugutom na daigdig, lalo na sa mga taong hindi makatarong ang pinagkakaita ng pagkain, damit at tahanan, naway pagkalooban sila ng Panginoon ng pag-asa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Sa lahat ng mga Kristiyano naway hindi maging mga taong mapagkunwari na sumunod sa batas, kundi maging mga taong may pusong gagawin ang mabuti, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Tayong lahat naway magmalasakit sa mga nagdurusa at naghihirap upang mapagaan ang kanilang dinadala at tulungan silang mapatuloy na manalig sa Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Mapagmahal na Diyos, inaangkin namin na kami ay isa sa iyo at sa iyong anak. Hinikiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Na ito
Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo na marapat na ganapin ang banal na pag-aakin sapagkat tuwing ipinagdiriwang ang alaala ng anak mo na nag-aalay ang pagliligtas niya sa tatanan ay nangyayari upang aming pakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesu Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog,
Hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ikakando para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa, Jose, aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay
nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Kinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lakad ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmakal, padaluyin mo sa amin ang batis ng Espiritu ng iyong pag-ibig upang kaming pinapagsalo mo sa pagkain na iyong bigay
para kami ay pagbuklurin, ay magkaisa sa pananalig sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Pumayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.